na ibang buwang kapalaanan. Hindi mo pwedeng sabihin, sumamba ako, malinis na ako. Ako'y nabibilang na sa ganito. Nasisiguro ko na kasama ko ang Panginoon sa takdang panahon. Eh maya-maya, pagdating mo sa bahay lang, yung pinagugas ka ng pinggan eh, inaway mo na si nanay mo, lutusang ka na. Sasabi mo ba agad, buti sana kapag may ginawa ka kasalanan, habit natin yung disco sa tawarin mo. Eh hindi. Nahuhuli kung minsan ang kapagpaghingi ng kapatawaran. Ang masakit nga sa mga tao eh, humihingi lang tayo ng kapatawaran kapag ka tayo na mga problema. Tama po ba o hindi? Kadalasan, lumalapit lang tayo tumatawag sa Panginoon kapag ka ang pakiramdam mo empty na tayo. O yung meron kang kakahalaping problema o may kinakaharap na problema na kailangan natin siya. Pero bihira po. Bihira. Lalo na sa panahon natin ngayon na ang tao ay naglalaan ng mahabang panahon, mahabang oras na pagbabasa, pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Dahil nahahati ang ating oras eh. Dahil gusto natin. Pero kung gugustuhin natin na tayo ay maglaan ng oras sa pag-aaral, pakikipag-ugnayan sa Panginoon, kaya natin gawin eh. Hindi na po pwedeng sabihin sa atin na busy ako, hindi po pwede. Yan. Who needs to be reminded? Sino yung mga dapat natin pinaaalalahan? Bahagi po, tungkulin namin maramanan paglilingkod sa inyo na ang bawat isa ay pinaaalalahanan natin. Kayo, tungkulin niyo pong paalalahanan ang ating mga kapatid. Ako, tungkulin kong paalalahanan kayo. Kayo, tungkulin niyo na paalalahanan din po. Bawat isa sa atin, kailangan natin magpaalalahanan o ang bawat isa sa atin ay nakalilimot sa mugulong mundo. Kailangan magpalakasan. Last week lang po, yung aking asawa ay may best friend since nakabata. Since nakabata po ko sila. Very best friend ko niya. Mula kabataan hanggang ngayon po. Nakabalitaan namin na tumalon mula po sa 11th floor. Wala po kaming nakikita kahit anong idea na itong tao na to ay may problema o wala. Dahil masaya po siya. Nangyari po ito sa Canada. Dahil doon po siya nagtatrabaho at citizen po siya. Natanggap lang po namin yung message yung isang araw dahil po tinawag sa akin ng anak niya. Galing po siya ng bakasyon, 1 month or 2 months ago lang, sa Pilipinas, at bumalik po noon sa Canada para ipagpatuloy yung kanyang trabaho. At the same time, citizen po siya doon. Ni isang hibla ng doubt, wala po kami nakita ng kalungkutan o alamaman. Kaya po mabigat sa loob namin, na tinanong namin, ano ang dahilan kung bakit sa kabila ng kanyang maayos na trabaho, sa kabila ng kanyang ginagawang magandang pagtulong sa kanyang, bakit nagawa pa rin niya tumalon sa ano. Tinanong namin po yung kanyang anak, ang sabi po, mayroon daw po depression. Depression na kung saan ay dati na lang nararanasan. Nung mga nakaraang depression daw po niya, na-overcome niya. Ngayon tinanong po ang misis ko, ano sa palagay mo ang kulang sa kanya? Hanggang nakita po namin, kulang siya sa pananampalataya sa Panginoon.
buhay niya, paligid niya, sa kanya masaya na siya. Dahil ngayon siya kinakamasa ng material na bagay. Masaya siya, nakatapagpagala siya ng pera. Masaya siya, nakakaipon siya, nabibili niya yung mga material at pangangailangan niya. Masaya siya, niloloko pa nga niya kung kami o minsan. No? Kahit daw siya wala ang asawa, pero may anak po. Sinasabi niya sa amin, kaya niya daw bumili ang lalaki. O sige, sabi ko, pero mali. Pero sige. So, ibig sabihin po, masaya siya sa kanyang kalagayan. Ngunit may pagkukulang kami, tinanong ko po, hindi ko po natanong sa kanya, masaya ka ba na wala si Kristo sa iyong buhay? Yun po siguro ang pagkukulang at hindi ko tayo tanong yung buhay siya. Dahil hindi ko po nakita sa kanya yung ilang mga practices na kung saan mayroon ba siyang makikipag-unayan sa ating Panginoon. Baka ito ang kulang sa kanya. Kaya nung dumating ang depression sa buhay niya, yun ang hindi niya napaglaban. Kaya hindi tayo pwedeng makasiguro eh. Kaya ang hiling ko po, ikaw magpaalala sa iyong kapwa, kapatiran, kasama. Pansinin ninyo ang iyong mga kamembro, kapamilya, kaibigan, baka sila ay may mga depresyon. Pero ito puni ng depresyon, hindi pa na tinatawag ng mga stress problem. Nakakaranas lahat tayo po dito. Pero na-overcome po ito. Kapag mayroon, espiritu ka sa iyong katawan. Pag nasa iyo ang Panginoon, constant communication. Kailangan maramdaman natin na ang Panginoon ay nasa sa atin. Hindi yung Panginoon na lagi humahanap sa inyo.